Yun ang dahilan. So ngayon, kung tatanungin ko kayo, mabilis nyo nakuha ang 1,000 subscriber. Saan na sila? Hi! What's up, mga ka-advance? So, babalik tayo sa ating topic na pagbibigay ng mga kaalaman or magbibigay tayo ng mga tips na kinakailangan natin dito sa ating YouTube channel. So, mayroon akong ginawa na gagawin kong topic ngayon. So, bago yun ay babasahin muna natin. Okay? Subscriber, owner video, permanent content, continuous upload, using sounds effect, editing video, big letter title, description, thumbnail, keyword, end screen, suggestion card, branded channel, long video upload, playlist, share social media, Facebook, Instagram, Twitter, Messenger, and WhatsApp. Get past watch hour and subscriber. Okay, so ayan ang topic natin ngayon sa video na ito. Okay, so unang-una, subscriber. Paano tayo makakuha ng subscriber? Okay, so intindihin mabuti. Alam kong maraming matutuwa dito or alam kong mayroon mag-i-snap dito dahil alam nila na hindi ko rin nagagawa. So sa video na ito ay ipapaliwanag ko rin sa iyo kung bakit hindi ko ginawa. Okay, unang-una, subscriber. Paano tayo makakuha ng subscriber ng mabilis? Okay? So, ang pagkuha ng subscriber ay pupunta ka sa mga nagla-livestream. Yun, makakarami ka ng subscriber. Pangalawa, manunood ka ng mga video ng isa-subscribe mo. So, magko-comment ka doon and then mapansin ka nila ay pupuntahan ka nila. At bago mo yun iniwan, nag-subscribe ka na muna para babalikan ka nila. So, pangatlo, makijoin sa mga group na mga YouTuber. Kakarami ka ng subscriber ng mabilis. So, yun ang paraan kung paano tayo mabilis makakuha ng subscriber. Okay? So, next, owner video. Kailangan yung ina-upload natin sa ating YouTube channel ay sarili natin video. Okay? So, intindihin. Unang-una, ang i-upload natin sa ating YouTube channel ay yung mga sariling video natin. Okay? So, gumawa tayo ng video ng sarili natin para magpakilala sa mga subscriber at nagsasubscribe sa iyo. So, kailangan mo i-introduce ang iyong sarili kung hindi ka pa kilala. Pero kung kilala ka naman, pwedeng yung channel mo na lang ang iyong ipakilala sa mga subscriber mo. Pangatlo, permanent content. Kailangan mayroon tayong sariling content. Kumbaga, sariling inaabangan ng mga subscriber natin. Yung mga nanonood sa atin ay may intindihan nila kung ano yung laman ng iyong channel. Ibig sabihin, sa'yo ang channel, sa'yo rin ang video, ay yung content mo ay masusundan nila palagi dahil naiintindihan nila kung ano yung ginagawa mo sa iyong YouTube channel. Pang-apat, continuous upload.
continuous mo ang pag-upload dahil yan ay palagi silang makasubaybay sa iyong YouTube channel. At permanent na rin sila manunood sa iyong mga upload video na sarili mong video. So magsasubscribe sila sa iyo dahil ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong video na mayroon magandang content. So continue mo lang ang pag-upload. Huwag kang manghihinayan na konti ang magbi-views o konti yung mga subscriber mo dahil nag-uumpisa ka pa lang. Pang-apat, using sounds effect. Kailangan natin gumamit ng mga sounds effect, yung mga patawa o yung mga tulad nito. So yan ay pampabuhay ng ating mga video. Kailangan natin gumamit ng mga sounds effect. Okay? Sanayin natin ang ating sarili sa paglagay ng mga sounds effect. Kung wala kang sounds effect, kahit sounds background na walang copyright, na hindi ka makaka-copyright sa kinuha mong sounds background or sounds music. So, pang-anim, kailangan ito ng mga YouTuber vlogger. Baguhan o matagal na, kailangan mo ito talaga sanayin ang sarili mo dito. Kasi kung hindi mo ito sasanayin dito, ang sarili mo, sahan mo, magsasawa ka. At mapapagod ka. Kumuha ng subscriber. Editing video. Wow! May nag-react agad. Paano kung hindi ako marunong mag-edit? Okay, no problem. Kung hindi ka marunong mag-edit, gandahan mo lang ang iyong content na sa'yo mismo ang video. And then continue upload. Kahit walang sounds effect, dahil yung mukha mo na ang gawin mong effect na para masundan kanila. Alam nyo ba yung mga action mo minsan doon kanila nagugustuhan kahit walang editing ang video mo. So ang pinaka ano natin dito, kung walang editing, kailangan mong umakting. Kung mayroon editing, dapat gandahan mo dahil dyan magtatagal manonood ang inyong mga subscriber. Dahil maganda na yung action mo, maganda pa yung editing mo. Wow! Pang-pito, big letter title. Kailangan maganda ang title mo at palakihin nyo ang inyong mga title. Huwag nyo paliitin dahil kung maliit, maliit na rin ang tingin nila sa iyong mga video. So hindi nila masyado papansinin dahil minsan may malabo ng paningin. Okay, so pagkatapos mo lagyan ng big title, and then using description, and then thumbnail, keywords, and end screen, and suggestion card, at saka branded channel. Ano yung branded channel? Yung nilalagay natin na dito or dito, kahit saan mo ilagay, basta mayroon branded channel yung video mo. Ibig sabihin, may palatandaan ka sa iyong YouTube channel. Sa mga video mo, kahit i-re-upload yan, makikita mo pa rin na sayo pa rin yun. Pang-8, long video upload. Kailangan natin mag-upload ng mahabang video sa ating YouTube channel. May manood man o wala. May manood o wala sa pag-upload mo, asahan mo, yun ang magpapamonetize sa'yo. Paano masabi? Okay? So, mahabang video,
mahabang oras din yan. Diba? So, napakalaking tulong sa ating YouTube channel. Lalo na sa baguhan tayo na hindi pa monetize. Kailangan na hindi mga monetize ay mag-upload ng mahabang video. Ito yung sinasabi ko sa inyo na i-explain ko sa inyo kung ano ang halaga ng mahabang video sa ating YouTube channel. Pero hindi ko pa dito sasabihin. Next video pa. Pang-siyam, gumawa kayo ng playlist. Okay? So, gumawa kayo ng playlist sa inyong YouTube channel para mabilis nila kayo i-watch kung mayroon magbubolunter sa inyo, mag-watch to watch. So, hindi na sila mahirapan mag-click ng mga video mo dahil one click lang ipa-play na ang inyong video ng dahil sa playlist. Pang-sampo, share social media. I-share niyo ang inyong upload video sa YouTube. I-share niyo sa ibang social media tulad ng Facebook, Instagram, Twitter, Messenger at WhatsApp. Okay. So, ano ang point natin doon? Bakit natin i-share? Para yung hindi nakapanood sa mga YouTube natin ay mapapanood ng mayroon mga Facebook. Galing mo! Yung walang Facebook, kung sino yung may mga kaibigan tayo na mayroon Instagram ay mapapanood nila. So, pupuntahan nila yung ating YouTube channel. Ganun din sa social media. Twitter, WhatsApp. Hindi naman lahat ay mayroon tayong account. Lahat na yan, mayroon hindi gumagamit ng Facebook, mayroon Instagram lang ang ginagamit, o Twitter, Messenger, WhatsApp. So, kailangan natin i-share para lumago ang ating mga YouTube number. So, ano ang nakuha natin doon? Sa sampo na ginawa natin, sa pagpapaliwanag kung paano natin mapabilis makuha ang subscriber. So, ibig sabihin, gumawa ng owner video, permanent content, continuous upload, using sounds effect, editing video, big title, and long video, playlist, and share social media. Asahan mo, get past watch hour and subscriber. So maraming salamat. Hanggang dito na lang. Sana naintindihan nyo ang aking konting paliwanag sa YouTube. Oh, what's up? So, may nakalimutan ako ipapaliwanag. Dahil mayroon nagtatanong kung legit ba daw ang aking sinasabi. Oo, tama. Legit yan na gagawin ninyo. Pero, may nagtanong, bakit daw hindi ko rin nakuha agad ang subscriber ng mabilis? So, papaliwanag ko, ha? Ako, hindi ko kailangan mabilis kung makuha ang subscriber. Dahil hindi pa ako masyadong kilala. At hindi pa ako masyadong sikat. At hindi pa ako handa na maging ma-monetize. So, kailangan ko sanayin ang aking mga subscriber para masundan nila ako palagi hanggang sa monetize. Okay, bakit hindi ko ginagawa yon na pumupunta ako sa mga live stream para makarami ako ng subscriber? At bakit hindi ako makisab to sub sa mga ibang YouTube channel? Ginawa ko na yan, pero anong nangyari? Walang nangyari.
So ginawa ko na lang yung una. Gumawa ako ng sarili kong video. At ginawa ko na rin ang permanent content ko. At continuous video upload ko na lang. And using sounds effect. At editing video. And big letter title. At saka doon na pumapasok ang mga subscriber. So ibig sabihin, kapag ginawa mo yan, ikaw mismo ang pupuntahan ng mga subscriber. So ngayon, napapansin nyo, mahina rin ang aking subscriber. Wala problema dyan. Kasi kinikilala natin yung mga totoong subscriber at manatili sa ating mga upload video. Nakikita nyo naman kung gaano lang karami ang mga active sa ating YouTube channel. So yun ang dahilan kung bakit hindi ako mabilis na nakakuha ng maraming subscriber. So yun ang dahilan. So ngayon, kung tatanungin ko kayo, mabilis nyo nakuha ang 1,000 subscriber, saan na sila? Andiyan dyan ba sa mga video nyo? Nakikita nyo ba o naramdaman nyo ba kahit 100 views lang kung legit sila? So, huwag tayong magtaka. Pero, papaliwanag ko pa rin yan sa inyo. Kung ano naman ang pinaka mahalaga sa mabilis natin nakuha ang subscriber. Sana maintindihan nyo. Sa susunod na video, malalaman nyo.